Sulod na sila Mylin sa airport. Hatid na namin sila Sir Paul. Airport na. Dari drop yeah. Diri sa drop yeah. Area yeah. Dito na dito dropping area wait muna wait Ayan, alis na sila Sir Paul. Sir Paul tsaka si Ninita. Uwi na rin kami. Wala na tayong Mylin tsaka Ninita. Ayan mga kababayan, pasok na sila Sir Paul. At kami na lang ulit dito ni Nonoy. So, kami na namang dalawa. Kami na namang dalawa. Eh papakita namin yung airport dito sa Davao. First time kasi, first time ba natin doon? First time mo kasi ano to? Ano ba ito? May ibon na malaki oh. Saan ang ibon? Ayun oh. Eroplano 'yan. Eroplano 'yan. Ako kasi alam. Alam mo, dito ngayon ko lang, ngayon lang ako nakababa dito sa city. Ciudad Baguio'd. Davao City Baguio'd. City na Ciudad Baguio'd. Waro si Kandan. So yung kay Kibulo, Pastor Kibulo yan dyan, no? So yan. Yan, labas na kami. Labas na kami sa airport. So ayan mga kababayan, ayun na yung pinaghirapan at paghihirap ng team. Ayun na. Sa wakas. Sa wakas. Nakapunta rin kami ng airport. Nakasama rin kami. Pero hanggang airport lang. Pakyas. Pero ano lang yun, kasi kailangan din ni akala monitor. Akala ko ba, napasamahin tayo ni Sir Paul, ano? Oo. Akala namin, nagbihis na kami. Sa kanya, naka-t-shirt na siya. May dala pa kong bag. May bag pa siya dyan. Pero sa kubag. Kubag. Kasi bawal pala diyan sa airport yung mga unggoy. Bawal pala yung hayop. Hayop sa gwapo, hayop sa ganda. Kanding yan. Kaya wala kaming magawa. Balik na lang kami sa bundok nito. Kanyan talagang boy. Pero at least meron tayong nagawang ano no, sa pagtulong ni Sir Paul. Na naging successful yung pag-alis nila. At ngayon ipag-pray naman natin na maayos lahat yung buhay ng mga bata. Sana makapagtapos sila ng pag-aral. Na ano kami kanina yung kasi, habang nakasakay pa lang tayo doon no, parang naiyak din kami kasi parang pamilya na ang touring namin sa mga bata. Oo, kasi yung nag-a-advise kami sa kanila na ganito yung gawin nila araw-araw sa araw-araw. Nakikita, o, sa araw-araw kasi namin silang nakikita, namumonitor. Yun, parang napamahal namin. Napamahal na rin namin sila. Pero wala tayong magawa kasi ano yun, yung parang future nila yun. Future ng mga bata ang titingnan natin na pinaka the best na gawin. Sa atin, i-pray natin sila na makapagtapos sila ng pag-aral. Makatapos.
Masaya na po kami doon sa kumakatapos sila sa pag-aaral. Doon pa lang sa Agdaw doon, naiyak ako eh. Naiyak kasi ako yung... alam mo Dol, ako bihira talaga ako umiyak. Kasi lalaki tayo eh, pero nakaiyak ako sa mga umalis lang sila para makapag-aral, sacrifice nila yung buhay nila para makatapos ng pag-aral, di ba? Pero si Ninita bunso. Pero grabe, panoorin niyo po 'yon mga kababayan sa vlog ni Sir Paul. Biruin na mo, grabe yung iyakan. Biruin mo na sobrang layo doon, nilalaka. Ang no, makabalik pa man sila dito kasi pag nabakasyon, pauwi naman sila din dito ni Sir Paul. May ano man 'yan, may bakasyon din sila pag walang pasok. May halo din lungkot ba na siyempre miss nila yung kanina pa. Yung ano yung kinanta ni Juan, yung pinatugtog mo? Anong title nun? Kanimo lang yung walang Juan. Unsa ang akong ika? Wala yung ikabayan. Walang anong igante ko sa Panginoon sa kabutihan ginawa niya sa buhay ko. Yan yung kinanta ni Mylene kahapon doon sa vlog ni Sir Paul. Bisaya kasi yun yung Bisaya. Kanta. Oo, Bisaya. Pero sinasabi natin ng Tagalog, kung sa Tagalog pa, anong iganti mo sa Panginoon? Anong ginawa sa Panginoon sa kanya, sa kabutihan niya? Yun. Eh, patugtugin mo daw yun ulit, Noy. Anong title doon? Ito po yun. Para makuha. At ngayon mga kababayan, ang gagawin ko, kasi kasi si Nonoy ay congrats Nonoy ha, magbabakasyon ka ha. Uuwi ako sa amin. Magbabakasyon din si Nonoy. Uuwi din ako sa amin kasi yung mama ko miss na miss ko na. Oo, mama's boy. Mama's boy si Nonoy. Uuwi ako sa amin kasi sa amin probinsya din, taga bundok din ako. Hindi mo na maong. Hindi. Parang wala ito. Okay na. Ito po yung kinanta ni Mylene kanina. Ay di, ito yung pinatugtog ni Nonoy kanina mga kababayan. Na grabe ang emosyon kanina habang hinahatid namin si Nonoy. Ay si sila Mylene tsaka Ninita. Karoon ang Ginoo. Sa mga kaigan na naangkun ko sa akong mga kasalanan iati man niya ang pingan unsama ang ibalas ko sa Diyos sa mga kaayuhan na naangkun ko. Kabayran sa salapin ni Bulawan ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Nag-anam na unta ako kahulog. Naiyak ako. Sanay mo ako, Ginoo. Pinaagi mo, gugma mo naway paglubag. Sa mas kagulanan ko, siyempre, nakakamiss din yung mga bata. Nakakamiss. Kasi para din namin yung mga kapatid. Parang kapatid, napamahal. Araw-araw. Mag-vlog kami doon sa bundok, madaanan namin sila, kumakaway sila, bye-bye! Ngayon naman tayo ang nagbabay. Ngayon, nakaganti sa wakas, nakaganti din sila. Ayun ang pagbababay na matagal pa natin makikita. Oo, isang taon. Sa salapin ni Bulawan. Hindi daw mabayaran ng pera o ginto ang iyong buhay natin na binigay ng Panginoon. Amen. Kaya sa mga nanood dyan, ito sa magdasal talaga tayo. Oo, manalangin, magpray. Kalimutan, magdasal. Nakinig sa
kita Ginoo. So, kahit anong kahirapan, nasa lang tayo. Kahit anong problema, lumapit lang tayo sa Panginoon. Sa Diyos, sa mga kaayuhan na ginawa ko, di kabahiran sa salapini mo. Hindi daw mababayaran sa pera at ginto. Halad, ang buhay ko'y aalay ko sa iyo, Panginoon. Kabayran sa salapin ni Bulawan. Grabe yung iyak ni Maylin. Kaawa ba? Naawa tayo kasi mapapalayo sila sa magulang, sa mga kapatid, sa mahal sa buhay, mga kaibigan. Ang good nun, para sa kinabukasan nila. Yun lang. Importante, pag-pray natin sila. Kasi yung mga bata na yun, Ngayon lang sila mapapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kumbaga sa ano pa yan, sa buhay labas, yung parang sugal. Parang sugal siya. Sugal yan sa kanila kasi. Sugal sa kanilang party yun kasi isipin mo mag-travel pa sila ng napakalayo, eroplano, Laguna. Tapos okay pa si Merlin. Kasi si Christine na kapatid ni Maylin, ay ni Merlin, ano ba talaga? Iba na mga Lin na yan. So, kapatid ni Merlin, si Christine, na meron din pong nag-sponsor, yun, sponsor ni Sir Paul, doon sa Kidapawan. At medyo malapit-lapit lang, kasi bus lang. Pwede na makauwi dito sa Davao, yung bata. Pero yung dalawa, pero ang kagandahan naman sa dalawa, hindi sila malulungkot kasi medyo may kakwintuhan, meron silang para silang may isang lingguwahe. Pero si Christine, okay lang din naman kay Bisaya man pod. Kaintindi man ng Bisaya si Christine. Ipakarwas pa natin yung ano? Ipakarwas natin sa kayo mukha natin, Pakarwas namin si Agila. Yung mukha din namin, ipaliha namin to. Kasi itong sasakyan na to, siguro mga... Ilang araw buwan. Araw-araw to naliliguan. Oo. Pero yung driver, hindi naliligo at saka yung sumakay. Kaya, iwan pa yung amoy nito. Sabi kasi nila, hapbat. Paano ba yung hapbat? Ang ginawa ko, hapbat nga, pero kalahating katawan. Mabuti pa nga yung sasakyan, araw-araw naliligo. Pero kami... Yung sumakay at saka yung nag-drive, wala talagang ligo. Waro. Kasi pag naligo kami, masisira yung mga... Masisira yung mga ugat-ugat namin. Lalo na yung masisira yung mukha namin. Oh, masisira. Kaya sa... Siguro mga... Tsaka nasasayangan kami sa sabon, tubig. Wala kami kasi pambili. Sayang yung sabon. Alam nyo hindi kami nagtututbrush. Patingin yung ngipin mo na. Sayang ko. Joke po. Hindi, itong ano po, si guide. Yung motor ko yun, si guide. Si Agila po, ayan, papaliguan daw po, sabi ni Sir Paul, pakarwas kay... Sabi po ni Sir Paul kanina. Sis, pachik sa likod, if nalaglag lang. Nalaglag lang, saglit lang. So ayun, natigil yung pintuhan namin ni Nunoy. Kasi nag-chat si Sir Paul, sabi niya baka pachik daw niya yung health niya. Iwaro man dito sa likod, waro. Wala. So wala po yung one, pina-check ni Sir Paul nga. Wala man. So diretso yung vlog namin ngayon. Paliguan namin si Guide. Ay, si Guide ako ng Guide. Paliguan namin si Agila. Oh, maganda ng view dito. Iharap ko mga kababayan ha. Diba? Oh, diba ang ganda.
to Diversion Road. Yun yung Mount Apo sa pinakamaliit na akala nyo, no? Ang pinaka malaking bulkan sa kuan, Mount Apo, buong Pilipinas. Pero natatabunan ng mga bukid na yan yung Mount Apo. Sa mga nakakami sa Davao City, itong lugar na binagtas ng namin ni Nunoy ay ano to? Maa or Diversion Road. Kana diha doon? Jidbali. Jidbali. Oh. Dumaan kami sa Jidbali. Yung taxi, Midbali. Midbali yung mga taxi. Dito naman, yan yung Crocodile Park. Ayun yung iba. Ito, Davao River. Eh, pakita mo yung tubig. Mataas yung tubig ngayon kasi ulan ng ulan. Ano? Yan yung Davao River po, mga kababayan. At dito, ayan. Papasok yan, Crocodile Park. Yan sa mga taga Davao. Ayan. Yan yung Dizon property. Kasi yung may-ari ng Crocodile Park ay sila Dizon. Saan tayo mag-carwas doon? Yun na siya, ma. Ma? From Matina? Times? Times na lang kami. Paliguan namin si Kuan? Aguila? Buti pa si Aguila, masyampo. Ayan, papasok na kami ng Maa. Siguro no, pag naligo tayo araw-araw, siguro may iba yung mukha natin, ano? Hindi matagal maluma ba? Parang tayo naluma man tayo doon. Kaya nga na, maaga tayo nabulok eh. Minsan lang tayo maligo. Ilang taon ka na? Ano na lang? Sabi ni Sir Paul, ilang taon ka na? Ba't ang aga mong nabulok? Ang aga mong nabulok na yun. Pag 2023, mag New Year tayo, ano yun? New Year resolution, no? Ang ating New Year's kwan, baguhin natin yung sarili natin, araw-araw tayo maligo. Oo, oh, yun. Baka ma, siyempre, magtanda na tayo, baka mabago yung mukha natin. Huwag ka kasing maniwala sa half-bat. Narinig mo lang yung bat, hindi mo inisip yung half. Iisipin yung mga kababayan, half-bat, kalahating katawan, niliguan ito. dito naman sa ano to, patagos na to ng Maa. Bangkirman. Santo Domingo o Santo Niño, tama ba na? City Jail, no? Oh, para uwi din ako sa probinsya namin ngayon. Si Nunoy naman, mga kababayan, ay pupunta ng Sigaboy, Davao Oriental. Malayo pa yun. Nagaduhan po ako. Ano to si Nunoy naman? Mandaya Tribes. Kaya uwi din ako doon sa amin ngayon. Okay, ito yung time naman niya sa pamilya niya, mga kababayan. Oy, ito yung mama ko, kumustahin ko doon. Mama's boy. Kasi birthday daw, nung nakaraan. Sabi ko naman sa kanya, hayaan mo lang niya kumakawin. Kasi alam mo naman yung trabaho ko. Kung araw-araw kami lang may pinatulungan. Oo. Siyempre, ang layo doon, wala silang makuha driver. Waro driver, iba. Si Nunoy kasi, kumbaga, kampante na ba, no? Kampante na ang grupo. Huwag ina kayo, ang dagan sa akin ang buhay ba? Chick, well. Sa mga ano yan? Mga truck na. So, doon na lang tayo sa kuan? Sa mga pangit. Sa magparkarwas kami. Paliguan namin si kuan muna. Ila.